Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's precept in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang pinag-aaralan, atin lamang pinapakinggan, o atin lamang binabasa. Kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, ang kininang buong puso, at ideklara ng buong puso. Ang magkagayon ito po ay maging makapangyarihan at magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay. Brethren in Christ, let us read here in Hosea 6:3, Tagalog ang Biblia. At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig sa lupa. And in Amplified Version, Hosea 6:3, yes, let us know, recognize, be acquainted with, and understand Him. Let us be zealous to know the Lord, to appreciate, give heed to, and cherish Him. His going forth is prepared and certain as the dawn, and He will come to us as the heavy rain, as the later rain that waters the earth. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Hosea is no other than Prophet Hosea himself. And it was written sa Israel, the Northern Kingdom, because way back then, ang United Kingdom were divided into two, sa Israel and Judah. And again, it was written and it was addressed sa Israel, the Northern Kingdom. Sinasabi po mga kapatid ni Prophet Hosea sa mga Israelites na ating kilalanin mga kapatid. Sa Amplified, ang sabi mga kapatid, let us know, recognize, be acquainted with, and understand Him. Let us be zealous to know the Lord, to appreciate, give heed to, and cherish Him. So here, brethren in Christ, napakahalaga ho na ating nakikilala ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating sinasampalatayanan, at Diyos na ating pinaglilingkuran. At we must continue in knowing the Lord. Kasi hindi po ganun ka dali, hindi po ganun ka instant, hindi po sa overnight makikilala na natin ang Diyos ng lubos. Ang sabi nga po dito mga kapatid ay para siyang dawn o para siyang umaga mga kapatid, di ba? Pag nag-uumaga ay unti-unting nagliliwanag hanggang lubusang dumating ang umaga. Ganun po ang description ni Prophet Hosea, brethren in Christ. At siya'y paririto na parang huling ulan na dumidilig ng lupa, mga kapatid. As what we tackled before, brethren in Christ, na ang ulan way back then ay napaka-importante at ang ulan ay blessing sa kanila. Kumbaga, literally speaking, when God come, when Jesus Christ come, brethren in Christ, ay darating siyang pagpapala sa ating mga buhay. Yung mga hindi nagbubunga sa buhay natin ay magiging fruitful. Dahil nga naman pag umuulan, mga kapatid, sa kanila noon ay nakakapagtanim sila at nag-harvest sila ng masagana. Kaya mga kapatid, when Jesus Christ comes sa buhay, sa ating pamilya, sa ating pong sabihin natin profession, or anuman mga kapatid ang mayroon tayo sa ating buhay, once the Lord, ang Panginoon, ang dumating sa buhay natin,
darating siya na mga kapatid bilang pagpapala, and then magiging fruitful tayo, magiging productive tayo, at tayo ay aani na masaganang pagpapala mula sa Kanya. So here, brethren in Christ, napakahalaga ho na patuloy natin kinikilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil ang wika nga po uli ni Prophet Hosea, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Never stop studying His Word, dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang nagpapakilala sa Kanya. And never stop worshiping the Lord, because experiencing His glory, experiencing His anointing, experiencing His presence, and experiencing His Spirit, yun po ay lalong lubos nating nakikilala ang Diyos, who He is sa buhay natin, mga kapatid. Diba nga po ang definition ng worship, brethren in Christ, what is worship? Worship is, brethren in Christ, is about who He is. Kaya continue worshiping the Lord and continue learning, reading, studying His Word, dahil ang Biblia ay nagpapakilala sa ating Panginoon. And our today's perception entitled, We Are Zealous to Know the Lord. Dapat zealous tayo, mga kapatid. Tayo ay sabihin natin, mga kapatid, seryoso. Tayo ay pursigido. Tayo ay decidido na makilala talaga ang ating Panginoon. Dapat intentionally nating kinikilala ang Panginoon, because brethren in Christ, kapag hindi tayo intentional na kilalanin ang Panginoon, how we can know Him? Alam niyo po, mga kapatid, why it is very important for us to know the Lord, mga kapatid, is because the more we know the Lord, the more we will trust in Him. Habang nakikilala natin ang ating Panginoon, lalo namang nagtitiwala, lalo naman tayong sumasampalataya, lalo naman tayong nagdedepende sa Kanya, because knowing the Lord is very important. Alam niyo po kung bakit may mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, na nanlulupaypay, nanghihina, nanlalamig, gumigive in sa world, is because they lack of knowledge about the Lord. Bakit ang iba are losing faith, losing hope, and losing everything? Bakit nawawala ng pag-asa, pagtitiwala kay Lord? Kasi ang totoo, hindi nila lubos na kilala ang ating Diyos na pinaglilingkuran, sinasampalatayanan, at sinasamba. Bakit ang iba naman po ay nagwo-worry? Bakit ang iba, mga kapatid, ay hindi lamang losing hope, nagwo-worry, natatakot, nangangamba, nababalisa, mga kapatid? Why? It's because the bottom line is they do not really know the Lord. Kasi kung kilala natin ang Diyos ng lubos, mga kapatid, wala tayong dapat ipag-alala, ikatakot, ikabahala, at ipangamba. Kasi we are in good hands, and He is the very present help in times of trouble. And our today's preaching, we are going to acronym the word salvation, and atin pong tatalakayin ang ilang mga A brethren in Christ. Napakahalaga ho, mga kapatid, na ito yung ating pagkakilala, knowing the Lord. Alam niyo po, may awit nga, the greatest things in all my life is knowing you. Napakaganda, no? Isang dakilang bagay ang ating dapat maranasan, ang makilala ang ating Panginoon. Hindi lamang makilala as J-E-S-U-S, kundi makilala
kung sino talaga siya sa ating buhay. First point, brethren in Christ, we accept Him as Savior. Of course, unang hakbang na dapat nating gagawin ay tatanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas, because we acknowledge naman, mga kapatid, na ang tao ay walang kakayanan na makapagligtas ng kanilang sarili. So we need a Savior. And of course, nung masumpungan tayo ng biyaya, dahil in the Old Testament, sila ang humahanap ng biyaya. In the New Testament, ang biyaya ang humahanap sa atin. Kaya mga kapatid, sabi naman ng iba, iyan ba ay biblical, pastor? Of course, brethren in Christ. Because sabi nga po doon, mga kapatid, Abraham found grace, Noah found grace or found favor. So sila ang naghahanap ng biyaya in the Old Testament. In the New Testament, ang biyaya ang naghahanap sa atin, because ang sabi ng gospel, He came to seek and save the lost. E si Jesus Christ ang grasya, mga kapatid. Kaya He seek, Siya ang humahanap. Kaya nasumpungan ka, at nang masumpungan na tayo ng ating Panginoon, atin Siyang tinanggap bilang ating tagapagligtas. Second point, we acknowledge Him as advocate. Alam niyo po, maganda po yung salitang advocate. Pag sinabing advocate, Siya po yung ating attorney, brethren in Christ. Siya yung ating tagapagtanggol. Kaya anuman ang mga problema o anuman ang ating battle, anuman yung mga challenge na ating kinakaharap, we don't need to worry. Why? Kasi mayroon tayong advocate, mayroon tayong, mga kapatid, tagapamagitan, mayroon tayong tagapagtanggol, and that is our Lord Jesus Christ. Diba nga, sabi nga ni Pablo kay Timoteo, mayroon lamang isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mayroon tayong kakampi, mayroon tayong tagapagtanggol, mga kapatid. Mayroon pong nakikipagbaka para sa atin. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And third point, we authorized Him as Lord. Alam niyo po, mga kapatid, pag sinasabing Lord, everything obeys. Mga kapatid, maging ang alon, dagat, unos ay sumusunod sa ating Panginoon. Remember, because He is Lord. Kaya nga, ang tanongan ni Lord sa mga ilang Kristiyano sa Bible o ilang followers niya sa Bible, why you call me Lord and yet you do not obey my commandment? Because implying na pagkatinawag natin siyang Lord, tayo ay willing na sumunod sa Kanya. Kaya nga sinasabi ko sa mga anak, kapag kayo ay walang balak sumunod sa inyong mga magulang, huwag niyong tawagin silang nanay at tatay. Nonsense na tatawagin natin silang nanay at tatay at disobedient tayo. Same thing sa church. Don't call pastor, mga kapatid. Kasi pag tumawag kang pastor, para bang you acknowledge yourself as sheep. Siyempre, ang sheep sumusunod yan sa pastor. And never call your pastor as pastor if you do not obey, brethren in Christ. Kaya dito, mga kapatid, ay dapat po natin siyang i-acknowledge, kilalanin, or ating i-authorize, brethren in Christ, ang Panginoon bilang Panginoon. Kasi makakakilos lamang siya sa ating mga buhay once na i-authorize siya sa bawat aspeto ng ating buhay. I-authorize natin siya sa ating family para makakilos ang Lord. Maka-i-authorize natin si Lord sa ating mga career para siya ay makakilos. I-authorize natin si Lord sa ating mga buhay para siya makakilos. I-authorize natin si Lord sa mga sitwasyon natin para siya makakilos. Kasi hindi naman po si Lord ganun ka-dominante na pagka hindi natin siya i-permit, mga kapatid, hindi natin siya i-allow, hindi natin siya i-authorize, kikilos siya ng hindi ho, mga kapatid. We must authorize Him, we must allow Him, brethren in Christ, and we must permit Him. At ang maganda, mga kapatid,
kung atin man lamang siyang i-allow, ipipermit at i-authorize sa buong aspeto na ng ating buhay. Dahil lagi niyong naririnig sa akin na there was a story. Ito ay istorya lang naman, mga kapatid, na mayroon pong taong nag-imbita kay Jesus sa kanyang bahay. At pagdating sa bahay, pinatuloy siya sa, sabihin natin doon, mga kapatid, sa sala. At ngayon pinagnakawan, niluuban, mga kapatid. At pagkalis ng magnanakaw, ay sinumbatan ang Panginoon. Sabi niya, "Lord, I am invite you sa aking tahanan. Subalit hindi mo man lamang ako pinagtanggol na niluuban ako, pinagnakawan ako." Anong sabi ng Panginoon? "Alalahanin mo, dito mo lang ako pinatuloy sa sala." So meaning to say, brethren in Christ, dahil pinagnakawan siya sa kwarto, pinagnakawan siya sa ibang bahagi ng bahay, hindi kumilos ang Panginoon. So kung saan lang kasi siya pinipermit, kung saan lang siya inaalaw, kung saan lang siya inu-authorize, doon lang po kumikilos ang Panginoon. Kaya let authorize him, let allow him, and let permit him, brethren in Christ, in all aspects ng buhay ng bawat isa sa atin. And third point, brethren in Christ, we appreciate him as victor. Mahalaga ho, mga kapatid, na kung tayo man ay nagiging successful, nagiging prosperous, nagiging victorious, nagiging triumphant, nagiging conqueror, nagiging overcomer, it's not because of us, it's because of God. Kasi ang sabi po ni Apostle Paul, "Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Your victory, my victory, is not really ours. Ang victory natin, mga kapatid, ay galing sa Panginoon." Kaya dapat po natin siya ina-appreciate, pinapapugayan na siya yung ating victor. Kaya kung ito po ay ating i-internalized, brethren in Christ, once na tayo ay mayroong Kristo sa ating buhay, once na pinananahanan tayo ng ating Panginoon sa ating mga puso, meaning to say, tayo ay automatically victorious. Why? Because Jesus Christ is our victory, because we appreciate Him as victor. And fifth point, we adore Him as anointed one, brethren in Christ. Ina-adore natin, sinasamba natin, pinapasalamatan natin ating pong itinatanghal ang Panginoon na siya ang anointed one. Diba po? Siya naman ang anointed one. Kasi sabi nga po, mga kapatid, sa Isaiah, maging sa Book of Luke, sinabi po, "The Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me to heal the brokenhearted, brethren in Christ, to mend everything." Mga kapatid, yun ang trabaho ng anointed one. At wala namang pagtatalo that Jesus Christ is the anointed one. Kaya tayo ay mga anointed is because we have the anointed one, no other than our Lord Jesus Christ. At remember, napakahalaga yung anointing. Kasi ang anointing, mga kapatid, ito ay nag-aalis ng mga yoke, ng mga pasanin, ng mga kabigatan. Kaya mahalaga ho na nararanasan natin lagi ang Panginoon, nararanasan natin ang kanyang anointing, because, mga kapatid, we adore Him. Sina ating pinupuri ang Panginoon dahil talagang nararanasan natin ang signs, wonders, and miracles because we have the anointed one, no other than our Lord Jesus Christ. And sixth point, brethren in Christ, we admire Him as teacher. Alam naman po natin ang ating dakilang guro. Salamat sa mga teachers, salamat sa mga instructors, salamat sa mga professors. They are our teachers. Pero ang ating dakilang guro ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita, salamat sa kanyang mga itinuro, salamat sa kanyang mga paalaala sa atin, because we learn a lot from Him, brethren in Christ, on how we will live in this life. And of course, seventh point, brethren in Christ,
we ascertain Him as Emmanuel. Emmanuel, alam naman po natin na ibig sabihin God with us. Kasi mga kapatid, pag sinasabing ascertain, we know, mga kapatid, we know that He is Emmanuel. Because in the Old Testament, alam nyo po, ang mga Israelites are prohibited to talk to God. They are not permitted na banggitin man lamang ang pangalan ng Diyos, mga kapatid. And of course, for them, para makapaghandog sa Diyos, dadaan pa sila sa priests. At for them to hear from the Lord, kailangan nila ang propeta. So, they cannot direct to God. Alam nyo po, sa bagong tipan, mga kapatid, ang Diyos ay nagkatawang tao. Yan po yung Emmanuel. God is with us. Nagkatawang tao, namuhay sa piling natin. He dwell among us, ang sabi ng Bible. Kaya mga kapatid, we know that He is Emmanuel. Ang Diyos ay hindi malayo. Ang Diyos ay nasa piling natin. In fact, God is not just with us, God is in us. Kasi ang sabi po ni Apostle Paul, Christ in you. Hindi sinabing Christ with you. Christ in you. So the Lord Jesus Christ is living in our hearts. Kaya alam niya ang pintig ng ating mga puso. Alam niya yung ating mga pinagdadaanan. Alam niya yung ating mga nararanasan. And of course, brethren in Christ, 8th point, we adhere Him as omnipotent God, all-powerful God. Mga kapatid, ito ay pinagtatalunan ng iba't ibang mga relihiyon, pero sa atin na mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, wala pong pagtatalo that Jesus Christ is all-powerful God or Almighty God, brethren in Christ. Kasi yan ang sinasabi ng Isaiah 9:6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and his government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Almighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. So dito mga kapatid, makikita po natin na talagang ang Panginoon, siya po ay omnipotent God, all-powerful God, and He is Almighty God, brethren in Christ. Kaya bakit? Kasi ang hindi magagawa ng tao ay nagagawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Kumbaga, ang mga imposible sa tao ay posible lamang sa Diyos, di ba? Lagi natin naririnig, in God nothing is impossible. At ang sabi sa book of Jeremiah, there is mayroon bang mahirap sa akin? Sabi ng Panginoon, wala, mga kapatid. Lahat ay posible sa Kanya. Bakit? Ang Panginoon lang naman ang nakakagawa niyan. Hindi kayang bumuhay ng patay ang tao, mga kapatid. Pero ang Panginoon, alam naman po natin, according sa salita ng Diyos, na kaya niyang bumuhay ng patay. So meaning to say, the God whom we are worshiping, serving, and believing is the God who is omnipotent God, brethren in Christ. And of course, 9th point, we affirm Him as nice and noble. Wala rin pong pagtatalo that our God is good. Alam niyo po mga kapatid, isa sa mga paborito kong awitin is the goodness of God. Pag inaawit ko yun, lalo kong nare-realize how good our God is. At lalo kong naalaala ang lahat ng kabutihan na ginagawa niya sa aking mga buhay. Pagka nadapa ka, mabuti pa rin ang Diyos. Pag nagkamali ka, mabuti pa rin ang Diyos. Pag nagkulang ka, mabuti pa rin ang Diyos. Kapag ka tayo ay, mga kapatid, sabihin man natin, anuman ang ating nagawa, mabuti pa rin ang Diyos. Because He remains good sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, di ba po, sabi nga ng Bible, don't we know that the goodness of God cause us or push us to return to God or to repent?
At dahil ang Diyos ay mabuti, mabuti siya sa mga walang turing, lalo nang magiging mas mabuti siya sa atin na mga anak, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon because God is good. Hindi yan na pagbabago ng panahon, hindi yan na pagbabago ng sitwasyon, hindi yan na pagbabago ng anumang estado sa buhay. He will remain good as He is, brethren in Christ. Kaya maaasahan natin ang kanyang kabutihan sa kabilaman na minsan palpak tayo, pero ang Diyos, He will remain good sa buhay ng bawat isa sa atin. To sum up of our today's preaching, we acronym the word salvation, S-A-L-V-A-T-I-O-N, at tinlagay natin ang siyam na E on how we will know the Lord. First point, we accept Him as Savior. Second point, we acknowledge Him as Advocate. And third point, we authorize Him as Lord. Fourth point, we appreciate Him as Victor. And fifth point, we adore Him as Anointed One. Sixth point, we admire Him as Teacher. Seventh point, we ascertain Him as Emmanuel. And eighth point, we adhere Him as Omnipotent God. And ninth point, last point, we affirm Him as nice and noble. And these are the 9 points that we tackled: accept, acknowledge, authorize, appreciate, adore, admire, ascertain, adhere, and affirm. And these are the acronym of the word salvation: Savior, Advocate, Lord, Victor, Anointed One, Teacher, Emmanuel, Omnipotent, God, and Nice, and Noble. And this is how we know the Lord, and this is how we know Him, brethren in Christ. Salamat dahil the more we know the Lord, the more we will trust in Him. And our today's promise, ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay na siya'y magiging parang umaga ay ating nakita nang siya'y ating sinampalatayanan at lubusang nakilala. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang pangako ng Diyos na sa ating mga buhay na siya'y magiging parang umaga ay ating nakita nang siya ay ating sinampalatayanan at lubusang nakilala. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan at kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat sa inyong protection dahil lagi po ninyo kami binabalutan ng iyong dugo at kami ay lagi mong inililigtas sa mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapahamakan, kasakunaan at kasamaan, at maging sa mga lalang at gawa ng kaaway. Salamat po sa inyong provision sa amin sa araw-araw dahil kami na iyong mga anak ay hindi ninyo pinagkukulang. Tunay nga po na ang biyaya ay enough and more than enough. At salamat din, Panginoon, dahil pinagpala niyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. Pinagpala mo kami, Panginoon, spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. At dahilan kung bakit mo kami pinagpapala ay upang kami ay maging pagpapala sa lahat. Kaya sa araw na ito, minsan pa kami magiging pagpapala sa aming pamilya, iglesia, komunidad, at maging sa kumpanya na aming kinabibilangan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigang kapanampalataya na patuloy na naglalaan ng oras at panahon upang makipagbulay-bulay ng mga salita. Ang wika ng iyong mga salita, Lord, hindi babalik ito ng walang kabuluhan. Patuloy itong magbubunsod, magdudulot at magbibigay sa amin ng pagpapala at biyaya na galing sa inyo. At kung sila man ay may mga panalangin, Lord, aming aming dinideklara sa iyong pangalan, Panginoon, na lahat ay igra-grant mo because we stand on and we hold on your word and promise that whatever we ask to the Father in your name, everything will be granted unto us. Kaya anuman ang kanilang hinihiling ngayon, kaligtasan man, kagalingan man, kalusugan man, kalakasan man, at katugunan man sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, gabay man ito, protection man ito, Panginoon, Lord, I declare, decree all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them. Salamat, Panginoon, dahil sa aming patuloy na pagbubulay-bulay na yung mga salita, lalo ka naming nakikilala. At habang nakikilala ka namin, lalo kaming nagtitiwala sa inyo, Panginoon.
Salamat Jesus, salamat Lord sa iyong kabutihan, katapatan sa aming buhay. Truly, that you are omnipresent, omnipotent, and omniscient God sa buhay namin, and you are a sovereign God na aming pong sinasamba, pinaglilingkuran, at sinasampalatayanan. Thank you, Lord, and this our prayer in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ, and may God bless us all.